So what's up guys, your Moro Vlog is back. Yun ang ano, medyo matagal-tagal tayo nawala. And ang dami ko napapanood na balita na ang daming nananakawan ng motor, na kakarnap, na aarang sa daan. So I made this tutorial para may laban naman tayo kahit pa paano. Pagka kunyari nagaw sa atin, mag-install tayo ngayon ng wireless na kill switch para sa motor natin. So huwag na natin patagalin, isa na natin. So yung mga kailangan natin gamit sa pag-install natin ng wireless kill switch is basically itong pinaka-importante, yung pinaka-module niya. So para ma-open to, yan, push to open. Tapos sa loob nito, ito, yan, nakikita nyo. Itong binili ko, one channel lang to eh. Yan, one channel lang yan. Pag bumili kayo na ito sa Lazada, ilalagay ko lang sa description. May kasama na remote yan. Ito. Yan. So, ito. Yan ang mga kailangan natin. And, syempre, wires. Ito, makakabili kayo na ito sa mga automotive shop. 20 pesos lang to per metro eh. Yan, makabili kayo niyan. And for safety ng gagawin natin at saka for safety ng motor natin, dapat maglagay din tayo ng fuse. Yan. Lalagay ko rin sa description kung saan ko nabili ito. Sa Lazada lang din yata. Yan. 20 ampere na fuse with ano na siya, holder. So yun. Isa na natin. Sa paglalagay ng wire na ito guys, ayan, kung makikita nyo, may mga tornilyo lang yan dyan, luluwagan nyo lang yan, counterclockwise lang pagluwag dyan. Tapos, ang wala kayo kung anong una nyo lagyan ng wire, basta lagyan nyo ng wire yan kasi wala connection yan pag di nyo nilagyan ng wire. So, yun no, hanayin natin lagyan yung positive. Ginamit ko pula, kulay red na wire for positive. Yan. Papasok na lang yun dyan sa loob. Pag naipasok nyo na, yan. Ngayon, ihigpitan lang natin siya ng screw. So, pag higpit, clockwise lang yan. Yan, naigpit na yan. Ang isusunod natin guys, yung normally closed. So ang gagamitin din natin, kulay red na lang din kasi pagsasamahin ko yung wire na yan, yung normally closed at saka yung positive, pagsasamahin natin yung wire na yan mamaya. Gawa ng i-coconnect lang natin yan sa supply ng ignition. Yan. Simpitan na rin natin. Yan. So, kung makikita nyo, yan. Dalawang red. Tapos, yung sa negative connection naman ng dito, ang ilalagay natin dito ng wire black para hindi tayo malito. So, yun. Yan, ipasok na sa negative. Yung black sa negative. Pero kung wala kayong mawa ng may kulay na ano, okay lang yan, kahit isang kulay, basta tandaan nyo lang kung saan nyo kung para saan yung gagamitin yung wire tsaka saan nyo nilagay. Yan. And yung huli, yung COM, yung sa common, lalagyan din natin ng wire yung common. So ang gagamitin natin sa common, yung kulay blue. Yan. Mabad. Okay. So, yun, papasok na siya. So, yan guys, tapos na yung
wiring natin dito, pagkaka yung pagkakasunod-sunod yan, tingnan nyo mabuti yan. Sa negative gumamit tayo ng black, sa positive gumamit tayo ng red, sa common blue, tapos sa normally closed red din, kasi gaya nga nasabi ko, pagsasamahin natin yan. So okay, sa eto yung dalawang red. Ito, ikakabit natin to sa itong dalawang to, ikakabit natin sa supply ng kuryente papunta dun sa ignition coil, sa supply ng ignition coil yan. Yun lang din ang gagawin nyo, isasamahin nyo lang, tapos kung wala kayong connector i-tape nyo lang, tapos ituturo ko kung mamaya kung paano nyo ikakabit yan sa supply ng ignition coil. Since meron akong connector, gagamit ako ng connector. So yun ang ano, ito yung gagamitin kong connector para dun sa wire. Dito ko yung ilalagay. Kahit saan dyan, okay lang. Basta lagyan nyo yung dalawang yan. So yan, gagamit tayo ng terminal. So ayun na nga, no? Nakabit ko na yung terminal doon sa wire. Yan, nakabit ko na siya. So ang gagawin ko naman, ipapasok ko na siya dito sa connector. Yan, papasok na lang yan dyan. Kaso masikip. Napalaki yata yung wire na ginamit natin, no? Ay hindi, pumasok na siya. Ayan, makikita nyo nakalock na yun sa loob. Ayan. 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 Yan yung positive. Pinagsama na natin siya kasi yung paglalagyan natin sa kanya is isa lang din naman yung panggagalingan ng kuryente. Itong common yan, doon naman natin ito ikakabit sa ignition mismo, sa ignition coil, sa ignition, sa part ng ignition coil yan. So ang gagawin ko, lalagyan ko rin ito yan, dito natin siya ikakabit sa male ng connector yan. Para pagka ano, kinabit natin siya, madali lang siya ikabit dun sa motor mismo. So yun, no? Para malaman nyo kung saan nyo siya ilalagay dito, kasi kung dito kayo naglagay bandang sa kanan, dapat doon ka rin maglalagay nitong wire ng common connection, doon din sa may katapat mong nilagyan mo ng positive at saka ng normally closed. So talaga ko muna to ng connector. Hindi siya perfecto, pero at least nailagay natin siya, no? So yun, gaya na sabi ko, ilalagay natin siya dun sa katapat nung ilagay natin kanina. Yan, edi dito yun. So yan, papasok nyo lang yan, guys. Yan, nakapasok mo siya. Para pag ginamit natin siya, ganyan ang kalalabasan niya. Sana ba yan? Medyo tumubing yun na sa loob. Yan. Ganyan yan. Ganyan yung kalalabasan dapat. Kasi pag kinonek na natin ito dun sa motor, yan. Pero hindi ito yung pagdudugtungin natin, ha. May kakat tayo dun, tapos silang dalawa yung ipapalit natin. Tapos ito, yung negative, ilalagay natin to sa negative ng battery. Yan. Dito rin tayo maglalagay ng fuse sa negative. Yan. Ito, iti-tape ko na lang muna to. Kasi wala akong nabili na
connector para dito. Disclaimer lang, no? Hindi tayo professional na electrician. Yan. Tapos, para hindi magkaroon ng short, iti-tape natin yan. Lagyan natin ng tape. Mas maganda sana kung meron kayong ano, kung meron tayong shrinkable tube. Mas madali yun. Iinitin mo lang yan. Eh. Yan. Tigas na. Ay, pupunit na. So, yan. Yan, nakabit na natin sa negative yung fuse. So, yun. May meron na tayong yung positive. Yung positive at saka yung normally closed. Nakakabit na siya sa female connector. Yan. Tapos, yung common, nakakabit na rin siya sa male connector. So, yun o. Magtataka kayo kasi bakit yung isa wala? Yan. Para magkaroon ng straight connection yung kakabitan natin, kasi isa lang dapat ang puputulin natin doon eh. Pinutol ko yung dalawa kasi nilagyan ko ng connector na ganito. Para if in case na gusto ko na siya tanggalin, hindi siya pangit tignan, may connector siya. Yan. So mamaya makikita nyo kung ano yung sinasabi ko na nilagyan ko ng connector. Nalalagyan natin. Yan. Pero hindi pa tayo tapos, guys, kasi ang sunod natin gagawin, lalagyan din natin ng wire to. Itong dalawang to, pagdudugtungin natin yan, pag sasamahin natin yung dalawang yan. Okay, kasi isa lang dapat ang putol ang connection dun sa wire na nagsusupply dun sa ignition coil. So, lagyan muna natin ng wire yan. So, eto. Yan. Pumutol na ako ng maliit. Lalagyan ko rin to ng connector. Ng terminal para may pasok sa connector. So, yun na. No? Nalagyan na natin yung magkabilang dulo na itong maikling wire na ginawa ko ng male terminal at saka female terminal. So, ilalagay na rin natin sila dito ulit. Itong male terminal, dito natin niya ilalagay sa female connector. So, yun na. Sasaksak lang natin ulit yan. Yan. Isaksak na natin. Tapos itong isa, ilalagay natin dito sa kabila. Yan. Sa male connector naman. Itong female na terminal. Pasok lang natin yan dito. Yan. So, yun na, no? Almost done na tayo. Bali, mamaya-maya, ituturo ko sa inyo kung saan natin ikakabit, no? Itong mga to. So, eto, kung gusto mong malinis na to, pwede na nating i-tape to. Pwede nating lagyan ng tape. Ayan. So, yun na, guys. Nabuo na yung ating wiring para dun sa eto, sa supply ng eto, isa sa supply ng ignition coil. Tapos, eto, dun to sa may ignition coil mismo. Ayan. So, alam niya na naman yung kulay na ito. Ito yung common, di ba? Yung kulay blue. Ito yung papunta sa ignition coil mismo. Ito naman yung galing doon sa puputulin natin na supply papunta na ignition coil. Yan. So, yun. No? Doon na tayo sa motor.
So yun nga guys, no. Bago tayo mag-start, kailangan muna natin baklasin tong side panel. Para mabaklas natin to, babaklasin muna natin tong engine cover. Tapos yan, sunod na to side panel, tapos meron pa dito. Ito. Kailangan din natin baklasin yung side panel, tapos itong engine cover. So baklasin muna natin. So yun, nabaklas na natin. Dito na tayo sa ignition coil. So yun guys, no. Dito na tayo sa ignition natin at yung ignition coil. Ayan. Tapos ang hanapin yung wire ito. Yung dalawang kulay brown na yan. Pag wala kayong ano, pag wala kayong connector na gaya na ito kinabit ko, kasi ito, matagal na ito nakakabit yan, luha ng ginamit ko yan dun sa may alarm, sa two-way alarm ko, tapos tinanggal ko lang kasi nasira yung speaker eh, hindi na siya gumagana. And for the sake of tutorial, yan rin ang gagamitin natin. Gaya nung, sinabi ko, nagabi na plug and play lang yung gagawin natin. Tapos, kung wala naman kayong connector, hanapin nyo lang itong dalawang wire na to, tapos ano, putol lang kayo sa isa dyan, putol lang kayo sa isa dyan, tapos yung pagpuputulan nyo, yung pinutol nyo dun sa kabila, yun yung ikakabit nyo dun sa may positive at saka dun sa may normally closed. Tapos yung dito, yung ito, yung karugtong na ito na pinaputulan nyo, isa lang ang puputulin nyo dyan, kahit ano dyan. Yun naman ay kakabit nyo sa common. So yun, since ano, tagalin muna natin yung connector na ilagay para mailagay na natin yung ating kill switch. Yan, lagay ko lang yan, the basic lang yan. Yan, nabit ko. Tapos doon, yan, kulay brown din niya kung makikita niya. Kahit magkapalit yan, okay lang kasi ang connection naman yan, isang terminal lang din na pinupuntahan. Pero pag magano kayo, puputo na kayo na isa. So balik tayo dito sa switch na ginawa ko yan. Ay sa wiring na ginawa ko. Ayan, kung makikita nyo ito, magkasama yung positive tsaka yung normally closed. Yan. Tapos itong isa, yan yung pinaka jumper nya papunta dito sa isa. Kasi nga hindi natin dapat putulin yung isa. Isa lang dun sa dalawang, isa lang dito sa dalawang wire yung puputulin natin. So, yan. So, normally closed, gaya na sabi ko, dito yung papunta. Dito. Ito yung nakakabit yung mismo sa ignition coil. Yan. So, kakabit na natin. Ano, kung makikita nyo, kakabit lang natin sa diretso yung paganyan. Yan. Nakakabit na yan. Tapos yung ito isa, yung female connector. Yan. Ikakabit natin yan dito sa kabila. Ito yung merong positive at saka yung merong positive at saka yung ano, normally closed. So, ikakabit natin dito sa kabila. Yan. So, yan. Nakakabit na siya. So, ito. Babalik na natin siya dito sa ignition. Yan. Tapos ito negative, yan. Yung negative, yung merong fuse. Ilalagay natin niya rekta sa battery. Ito, kukonnect natin sa battery. So tara, subukan natin.
So yun, buksan muna natin yung battery. Ay, yung cover ng battery. Yan, balik dito natin kakabit sa negative. Itong negative connection ng module. Try muna natin, iipit ko na lang muna. Para ba testing. So, yun o, nakabit na natin yung negative ng module sa negative ng battery. Testing na natin. Alright, so since nakabit na natin lahat ng wiring, guys. Yan, kung makikita nyo. Walang ilaw yan. Kahit buksan ko tong kahit buksan ko ignition, wala pa ring ilaw yan. Which means na hindi pa siya activated. So iti-testing natin yung start nang hindi pa to activated tong module natin, no? Kaya kung makikita nyo, nag-start siya kagad. Ngayon, pagka inactivate natin niya, pinatay ko, etong letter A yung ginawa kong ano eh, pang-activate sa kanya para mamatay siya. Mamatay yan. So yun, no, kahit anong start mo dyan, pagka na, yan, makikita nyo, milo na yung module. Sabi naka-activate nung relay natin. Hindi yan mapapa-start. Kahit sa kickstart, di yan mapapa-start. So, para mabalik natin siya, di papatay natin to. Gamit yung letter B. Yan, nakita nyo na matay ilaw. May mode to eh. Tuturo ko na lang sa ibang video. Madali lang naman yun. Pero kalimitan, ito talaga yung ginagamit. Pang on tong, pang activate yung A, pang off yung B. So yeah, in-off natin. Try natin start. So yeah, kung makikita nyo, naka-start na siya. Try na natin. Kahit anong start dyan, pagka naka-activate yung module, hindi mag-i-start yan. So, ang kinaganda nito, na nakapatay yung module natin, walang masyadong supply na kuryente na pumapasok dyan. So, yun. Depende na lang sa inyo kung saan nyo gusto ilagay itong module kasama yung box niya. Pero kalimitan na lalagay ito dito sa compartment. Or kung di naman dito, sa ilalim. Sa may bakal, tatay ano nyo lang siya, tie clip yan, pero iwasan nyo na maaalog to, kaya yung box lalagyan nyo ng maliit na kahit na foam. So yun lang guys, peace out.